Isang magandang gabi po muli sa ating lahat. Mga ginigiliw po namin tagasubaybay at tagapakinig. So, magandang gabi po. No, tayo po muling mag-aaral ngayon ng salita po ng Panginoon at tayo po ay muling tutunghan sa ating pong pag-aaral sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. No, kayo po yung sumubaybay muli diyan at tayo po yung muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ako po inyong muling samahan sa pag-aaral po natin ng salita po ng Panginoon. No? So ngayong gabi, tayo po yung muling mag-aaral. At salamat po sa Diyos na tayo po ay muling binigyan ng pagkakataon. No? Kaya alam niyo po, lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay binibigyan niya ng pagkakataon upang muling makapag-aral ng salita po ng Diyos. No? Dahil yan po ay isang biyaya sa atin. Dahil hindi po lahat ay... Una, hindi po lahat ay gustong mag-aral ng salita po ng Diyos. Pangalawa, hindi po lahat ay nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ano? Dahil may nakikinig pero hindi naman na talaga nauunawa ng salita ng Diyos. Pangtatlo is salamat at tayo po ay muling nagkasama-sama ngayong gabi upang mag-aral. Ano po? So ngayong gabi, muli po tayong mag-aral. Ano po? At tayo po na may tutunghay sa Psalms chapter 1 ang ating pong pag-aaralan. Bakit mahalaga, no? Ang Word of God sa ating buhay. Yan po yung palagi nating pinag-aaralan. At syempre, bilang paglago, bilang tayo bilang isang Kristiyano upang tayo po ang dahilan para po tayo ay lumago sa ating pong buhay pananampalataya is yung paraan ng Diyos. Ano po? Yung paraan ng Diyos ang ating gawin. No? At isa sa paraan na ginagamit ng Diyos nga, mga minamahal, is yun pong aralin. No? At basahin. Sabi nga, meditate day and night. No? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but shall meditate day and night. No? So, kaya may paraan po ang Diyos upang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Wag pong sa atin pong sariling diskarte. Ano? So ang paraan ng Diyos, isa sa paraan ng Diyos para po tayo ay lumago spiritually in our Christian life, in our Christian living, is yung Bible reading. Ano? So kaya atin pong muling pag-aralan ang Biblia. Ano? So, akin po munang babasahin itong Psalms chapter 1, verse 1 to 3, bago po tayo ay mananalangin. No, sabi po diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yan po yung sinasabi po ng talata. No? So tayo po muna yung manalangin. Na tayo po muna ay pumikit. Ama namin Diyos sa langit na mapagpala. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya na kami po muli ay muling makakapag-aral ng salita po ng Diyos. Samahan niyo po kami't gabayan. Panginoon, Banal Espiritu, muli ay akin pong hinihingi ang inyo pong paggabay sa aming pong pag-aaral, Panginoon. Banal Espiritu, kayo po ang kumilos sa bawat makikinig, Panginoon. Hipuin niyo po ang puso at kaisipan ng bawat makikinig. Buksan niyo po ang aming matang espiritual, ang aming pong pandinig espiritual, Panginoon Diyos, upang amin pong makita at maunawaan, Panginoon Diyos, yung inyo pong sinasabi sa mga talataan na amin pong pag-aaralan. Patawad po sa inyo pong nasumpungang kasalanan at kayo po ang patuloy na magpala sa amin. Nawa, O Diyos, ay patuloy niyo po kaming turuan sa lakad, sa tahakin ninyo, Panginoon. At kayo po ang patuloy na magpala. Basbasan niyo po ang aming pag-aaral. Ako po na inyong balingkot ay inyong pong gamitin kasangkapan muli
upang may pahayag po inyong Diyos sa inyong salita ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, sa biyaya. Salamat po sa pribilehiyo na muli po kami makakapag-aral ng inyong salita. Ang lahat po nito ay aming pagsamot na dalangin sa matamis na pangalan ng iyong mugtong na anak ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. No? So salamat po sa Diyos at tayo po ay nandito muli. Kayo po ay muling sumubaybay diyan sa atin pong online Bible study at upang tayo po ay muling turuan ng Panginoon patungkol po sa kanya pong mga salita. Ano po? So sabi po dito sa verse 1-3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Verse 3, dito po tayo magha-highlight at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Hindi po late. Ano ho? So hindi po, kumbaga po ay siya'y namumunga kung talagang tag-Indian. Ano? Ngayon ho'y tag-Indian. Ano? Yung amin hong Indian ay unang namunga. Ano? Kaya ngayon ho ay ubos na ang bunga. Nahinog na. Ngayon naman po, meron po namang mga Indian, mangga, na ngayon pa lang nagbubunga, nagbubuko. Ano? So, ibig sabihin, ang sabi dito ng talata, at siya'y magiging isang punong kahoy, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, talagang pagka kulang sa nutrisyon, yung isang puno ay hindi agad yun magbubunga. Magiging halaman, yung gulayin. Pag yan ay kulang sa nutrisyon sa lupa, ay kumbaga ay late na magbunga o kaya naman ay bansot ang bunga. No? Kaya nilalagyan nila ang fertilizer para po yumabong at magbunga agad ano, ng mabilis. Ano? So yun po yun. Kaya sabi po ng talata, sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ituloy ko na po sa verse 4-6. Ang masama ay hindi gayon. Ano? Ipinagkumpara po yung matuwid at yung hindi matuwid. Ano? Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipan ay tinataboy ng hangin. Kaya blessed po ang taong nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, blessed po yan talaga. Ano? Kaya nga sabi ng verse 1, blessed is the man. Ano? Kung tayo po ay mabubuhay sa tahakin ng Diyos or sa tahakin sa Diyos, doon po tayo niya pagpapalain. Ano? Kaya nga, ang ating pag-aaral niya is the result of Bible reading in our life. Meron niyang resulta, hindi maaari na kayo po ay nagbabasa ng Biblia, kayo po ay sa palala. Kumbaga po ay hindi po sa pabuti, kundi sa palala. Ano? Hindi po maaari yun. Bagaman negative, yun nga pong nagdodroga, pag nag-take ng isa at hindi na-contento, ay lumalala ang pagiging addict. No? Ay what more pa po dapat tayo? Kung tayo po talaga ay nagbabasa ng totoo ng Biblia, hindi po yung mayabang, ano? Isa kasi, nagbabasa lang tayo na for the sake na masabing nagbabasa, pero yun po ay dapat ay talagang buhay natin yung pagbabasa ng Biblia. Ano? So, meron pong resulta ang taong nagbabasa ng Biblia. At yun po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At nawa ay kayo pong sumubaybay diyan sa ating pong sa inyo pong kinauupuan, sa inyo pong kinalulugaran, kayo pong sumubaybay diyan upang ating pong malaman ang ipinababatid ng Panginoon din po sa mga talataan sa kapitulo 1 ng mga awit, mga minamahal. So ang sabi po diyan, ating pong hanapin na rin, kuhanin na ito, ang sabi po ng talata, kundi ang kanyang kasiyahan, verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. So, na, siyempre, unang makikita natin dito, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Yan po yung sinasabi po ng talata.
and he shall be like a tree planted by the rivers of water. So ano po yung ating makikitang katotohanan dito sa tagpupong ito kung ang isang puno na natanim sa siping ng mga agos ng tubig? Ano pong una nating makikita dito? Yung una ay yung flourish, ano? We will become flourish in our Christian living. Pag sinabi pong flourish, to grow well, ano? To grow well, ano? Yan po yung sabi, to grow well, to be healthy. Ano ibig sabihin? Talagang pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, dahil sabi po ng verse 2, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ano? Imposible po, kaya nga sinabi ko po kanina, imposible na tayo po, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ay hindi po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Ano? Imposible po yan. Hindi po ako naniniwala na kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, and yet, walang nababago sa ating spiritual na kalalagayan bilang isang Kristiyano, ay hindi po ako naniniwala walang pagbabago. Dahil ang sabi nga po, bilang tayo po ay mananampalataya ng Diyos, ang pagkain ng ating pong kaluluwa ay ang salita ng Diyos. At syempre, sabi nga, ng flourish, to be grow well, to be healthy. Ano po? Yan po yung sinasabi po ng talata. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Ano po? Kaya ang halaga po mga minamahal ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Kaya lagi po natin, kaya po ito yung ating inaaral upang tayo po ay maturuan o turuan ng Panginoon na tayo po ay mabuhay sa kalooban niya na nasa sa kanyang salita. Dahil kung wala po tayo ng guide, ng kumbaga ay yung anong tawag doon? Pagka ikaw ay nasa tour, yung tourist guide, ano? Maliligaw ka, ano? Alam niyo po, pagka kayo po ay walang, alimbawa kayo nagpunta sa isang lugar at kinakailangan niyo ng tourist guide para kayo makarating sa inyong destinasyon, ay pag nawala kayo doon sa, hindi kayo nakasunod doon sa inyong tourist guide na naggagabay doon sa mga bisita, sa mga turista, ay kayo po ay mawawala sa isang lugar, ano? Dahil hindi pa nga ninyo yun alam. So, alam niyo po mga minamahal, ang salita po ng Diyos, yung pong ating gabay dito po sa mundong magulo. Dito po sa mundong masalimuot. Ano? Kaya maraming pong pamilya, marami pong buhay ng tao ay masalimuot ang buhay, magulo ang buhay, walang patutunguhan ang buhay dahil walang gabay na gumagabay sa kanilang buhay. At ang isa sa ibinigay ng Diyos sa atin para tayo maturuan niya upang tayo po ay lumakad sa tahaki ng Diyos is yung kanya pong salita. Ano? Kaya nga sabi ng Joshua, lagi po nating napapag-aralan, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thy shall meditate day and night. Ano? Wag ka, kaya nga sabi doon, wag kang liliko ni sa kanan ni sa kaliwa. Kundi yung salita ng Diyos na sabi po doon ay maging gabay mo sa iyong buhay. Ano? Wag kung ano-anong gabay. Ano? Kaya yan sabi diyan. Ang sabi po dito, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, sabi po ng Joshua chapter 1 verse 7, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Tingnan niyo po. Kaya ang halaga po ng ating pong, ng salita po ng Diyos sa ating pong buhay, mga minamahal. We will become flourish, you know, in our Christian life. Hindi po tayo mananatiling puril. Alam niyo yung puril? Na yung bansot?
Ano? Yung pong hindi po lumalago sa ating buhay pananampalataya, ano? Alpha and Omega. Same yesterday, today, and forever. Ano? Ikaw yung Alpha and Omega. Tinalo mo po ang Panginoong Jesus. Ano? So kaya, para tayo po ay lumago sa ating buhay, mag-flourish, mag-boom, mag-grow, and become healthy to be successful, to be healthy, to be very successful, is by reading the Word of God. Ano? Kaya napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa atin yung buhay. Ano? Kaya nga kung inyo pong papansinin, ang sabi po ng Genesis chapter 39, verse 21-23, ito po yung tagpo na si Joseph po ay itinapon ng kanya pong mga kapatid sa balon. At nakonsensya, kinuha, ngunit ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa Egypt. Batong siya pinagbili sa Egypt, siya po ay nakita ni Paraon, ng asawa ni Putipar, yung asawa, si Putipar. Ano? Kaya nung tapos na siya po ay sabi ng asawa ni Putipar, lie with me, ngayon nung siya yung ikinulong, ano, dahil ang sabi ng asawa ni Putipar ay siya po ay dinahas ni Joseph. Yan po ang sabi. Ngunit hindi naman totoo. But nung siya ikinulong, ito po yung nakita kumbaga po ay tagapagbantay kay Joseph. Siya si Joseph ay, ang Diyos ay sumasa kanya. Ano po? So pagka ang salita po ng Diyos ay nasa sa atin, alam niyo po, tayo po ay laging igaguide ng Diyos doon sa tamang landasin, sa tamang tahakin. Kaya ang sabi po dito sa Genesis chapter 39, verse 21-23, datapot ang Panginoon ay sumasa kay Jose. At iginawad sa kanya ang awa. Ano ha? So kaya, alam niyo po, dito natin makikita yung kalooban ng Diyos. Pag tayo sumusunod sa Diyos, kaya nga dito sa Psalms natin pinag-aaralan, dito pinagkumpara yung masama at mabuti. But ang sabi ng verse 6, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. So paano po tayo makakalakad ng matuwid? When kung tayo po ay nakatungtong at naka-incline sa salita po ng Diyos. Kung tayo po ay kumbaga po ang tawag doon ay naka-base sa salita po ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid. Kaya nga sabi niyan, to be very successful. Alam niyo po, pagka ang salita po ng Diyos ay nasa sa atin, nasa, tayo po'y lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, huwag kang liliko ni sa kanan sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Bago po yung nangyari, meron pong una. Ano? Na iyo lamang sundin yung kautusan na ibinigay ko kay Moises. No? Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, atin pong balikan muna bago ito natin tunghayan. Sabi nga po, nalimutan ko na agad. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, Joshua chapter 1 verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapon ng mabuti na isagawa mong ayon sa buong kautusan na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. So yun po yung Word of God. Huwag kang lilikundik sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. No? Yun po yung sabi. Kaya alam niyo po, ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 6, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay napapahamak. So, to become successful, dapat tayo po ay laging nasa kalooban ng Diyos.
At ang kalooban ng Diyos is nagtuturo po siya sa pamagitan ng kanya pong salita. Kung atin pong babasahin at uunawain, malalaman po natin yung salita ng Diyos na itinuturo ng Diyos sa atin. Yung kalooban niya na itinuturo niya sa atin. Kaya nga sabi, we will become flourish in our Christian life. Hindi ka mananatiling hindi lumalago. Ano? Kaya maraming Kristiyano, excuse me po, kaya maraming Kristiyano ay hindi lumalago, but ang bagal dahil hindi talaga sila nakabase sa Word of God. Sarili nilang diskarte ang kanilang ginagawa. Ano niyo po? Ang diskarte po natin, bulok. No? Wala akong magaling na diskarte labas sa Diyos. Oh, gumaling ka na sa iyong pagdidiskarte sa iyong buhay. But pag walang salita ng Diyos, ang sabi po, ang lakad ng masama ay napapahamak. So pag wala tayo sa kalooban ng Diyos, delikado po yan. Baliktarin mo po yung successful. Ano? Negative po yan. Ano ang sabi po ng talata? Ating pong basahin itong Genesis chapter 39 verse 21. Datang po at ang Panginoon ay sumasa kay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa pamagitan ng katiwala sa bilangguan. Si Joseph po, hindi po siya talaga, nung siya po nakulong, ay siya po yung taga-ingat ng mga susi. Sabi po diyan, siya po yung nag-aasikaso sa mga bilanggo. Parang siyang warja, ano? Ang sabi po, at ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat na ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon ay sumasa kay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. So, ang sarap po nun, ano? So, kung tayo po ay naka-incline, nakabase yung atin pong mga paniniwala, mga sinusunod sa ating buhay, sa salita ng Diyos, tayo po ay magpo-flourish. Ano? Ano? To become, to grow well. Kaya nga sabi na, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng mga tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Yun po yung malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos eh. Kaya mga minamahal, ito po ang itinuturo po ng Diyos sa atin. In either you to become successful in our Christian living, in our Christian life, grow spiritually in our Christian life, read the Bible. Kaya nga, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Pero kung ikaw naman ay hindi anak ng Diyos, ay hindi ka talaga masisiyahan sa salita ng Diyos. Hindi ito blessing sa iyo kung ikaw ay hindi anak ng Diyos. Kundi bagkos, kagagalitan mo pa ito, bahaya, Bible na naman, ako, nakakatamad lang basahin, yan ang sasabihin mo, kung ikaw ay hindi anak ng Diyos. But kung ikaw ay anak ng Diyos, nararapat lamang na basahin mong salita niya. Nararapat lamang na sumunod ka sa salita niya. Dahil tayo po anak ng Diyos eh. Kung ikaw ay anak ng Diablo, hindi na ikaw aasahang basahin ang salita ng Diyos. Dahil kung sino ang iyong sinusunod, doon ka nagpapalipin. Ano? Kung sino yung iyong pinapanginoon, doon ka nagpapalipin. Kung ang Panginoon mo'y Diyos ng Biblia, dapat siya ang iyong, dapat ikaw ay nagpapalipin sa kanya. Ano? So yun po. Ang sabi, to be flourish, grow, well, ano pa diyan sabi? To be healthy, oh, sa kaya nga sabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, talagang healthy po, nagbubunga sa kapanahunan. Kaya nga sabi ko nga po, pagkabansot ang isang halaman, hindi agad dyan magbubunga. Dahil healthy eh. O kaya naman, walang pataba, walang nutrients na nakukuha doon sa lupa na kanyang pinagtamnan,
Lumaki man siya, ba't hindi agad-agad magbubunga at hindi mayabong ang dahon, hindi malambor? Kumbaga, pagka kami nabili ng kangkong, alam niyo po yung malambor na kangkong, ano, yung mataba, ano, meron kasing payat na kangkong. Siguro yun ay hindi sa buong matubig kinuha, kundi tanim laang na nasa lupa, na nagapang, kaya hindi mataba, hindi malambor, mapayat. But may kangkong na talagang malambor, matataba, ano? So, yun po yung sabi, ano? We will become flourished in our Christian life. No? At mangyayari po yan sa atin kung tayo, ayun sabi ng verse 2, ngunit ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ano? Yun po yung mangyayari sa atin. Kung ang kanyang, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Yun po yung sabi ng Bible. Mangyayari po sa atin yung you will become grow well, to be healthy, to be successful, ano? To be very successful kung ikaw ay nagbabasa na Biblia. Ano? At isa, yun nga pong verse 1, eh, blessed pa eh. Blessed is the man. Ano? So, kaya ang halaga ng Biblia eh. Pagka tayo nakatungtong sa Biblia, ang ating paniniwala na sa Biblia, blessed ka. Dahil unang-una pa, ikaw nasa nakatungtong sa Biblia, alam mo yung tama at mali. Kaya, blessed talaga ang taong naniniwala at nagbabasa ng Biblia, mga minamahal. Yan po yung katotohanan. Kaya, wag po natin hihiwalayan. Kung meron tayong iiwanan at itatapon is yung mga kasalanan na kinaayawan ng Diyos at kinagagalitan ng Diyos. But yung salita ng Diyos na ibinibigay niya sa atin upang ating pag-aralan at unawain, basahin, ay wag po natin iiwanan. Ano? Dahil yan po ang makakatulong sa ating buhay pananampalataya. Gusto mong lumago spiritually? Gusto mong lumago? Read the Bible. Basahin mo ang Biblia. Ano? Upang malaman mo yung kalooban ng Diyos na ipinababatid niya sa atin, minamahal. So, yan po yung sabi ng talata. So, sabi po dyan, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng mga tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ano? Anumang kanyang gawin ay giginhawa. To be very successful. Ano? So, why? Because of the Word of God. Now, dito tayo itinuturo. Dito tayo itinuturo ng Panginoon upang tayo po ay maging successful sa ating hinggukan. Ano? Yung salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, kaya po tayo nag-aaral nito ay upang atin po talagang maunawaan na ang Biblia ay mahalaga sa ating hinggukan. Una, spiritual, paglagong buhay spiritual sa pamagitan ng palagi at pagbubasa ng Biblia, we will become flourished in our Christian life. No? At alam niyo po, napakasarap kung kasama yung malagong mananampalataya. Talagang nakakapagpalakasan kayo sa isa't isa. Pero subukan mong kasama ang hindi mananampalataya, anong makukuha mo doon blessing? Wala. Kundi bagkos, ang mangyayari pa sa iyo, sa halip na ikaw lumago sa iyong buhay pananampalataya, ikaw ay madadala pa. Lalo po ikay hindi nagbabasa ng Biblia, walang alam sa Biblia, ano? Hindi po tayo nag-aaral ng Biblia, madadala po tayo muli doon sa kinagisnan nating mga kasalanan. Kaya napakahalaga po ng Bible, mga minamahal. So yan po yung kahalagahan ng Biblia kung bakit inuutusan tayo ng Diyos na magbasa ng Biblia upang tayo po ay lumago ng maayos. Grow well, to be healthy in our Christian living, our Christian life, no? To be successful in our Christian life, no? Yun po yung sabi. Kaya, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Huwag po nating iiwanan yan, mga minamahal. No? Yan po yung sabi ng talata. Okay, number 2. Ano? Hindi lamang flourished
Number 2 is yung sa verse 3 uli, at siya'y magiging parang punong kahoy na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalantatan ng kanyang gawin ay giginhawa. Sabi, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring it forth his fruit. We will become fruitful in our Christian living. Hindi lamang mag-flourish, lumago, ano ang halaman? Siyempre, makikita dito din natin yung katotohanan na we will become fruitful in the ministry that we have. Hindi lamang sa ministry, sa ating buhay pananampalataya. We will become fruitful, mabunga sa atin yung buhay pananampalataya. Kaya nga sabi po dyan, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Alam niyo po, maganda pong indikasyon ng halaman na ito'y bubunga. Kung ang halaman po is yung growing, healthy. Ano? Yun po yung una, flourish, diga? Healthy yung halaman. Ito po ay magbubunga ng marami. Ano? Paano po tayo magbubunga sa atin pong mga ministeryong ginagampanan, even sa atin pong buhay pananampalataya? Ang sabi po diyan is, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at nagbubulay siya, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Araw at gabi. So, magiging mabunga tayo kung ang salita ng Diyos ay hindi natin pinababayaan sa ating buhay pananampalataya. Kaya sabi po diyan sa Matthew chapter 13, ang sabi po dito sa Matthew chapter 13 verse 23, bagaman ito po yung parable of the sower na sinasabi, but ating pong titingnan dito yung at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang nagdumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. Yun po yung sabi ng talata. Kaya napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay. We will become flourish, we will become fruitful. No? Kaya hindi po tayo mabunga ano sa ating pananambuhay Kristiyano dahil nga lang pinababayaan natin yung isang dahilan para tayo magbunga. Ano? Kumbaga ang salita ng Diyos ay pagkain natin. Kumbaga sa halaman ay fertilizer. Ano? Fertilizer pataba sa atin upang piniprepare yung halaman sa paglaki niya, mataba siya, at siya ay magbunga ng maayos. Ano? Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Wag mong pababayaan yan. Ano? Wag po nating pababayaan yan. Kung gusto mong magbunga, kung gusto mong maging kagamit-gamit ka, ano? Isa na yung bunga sa iyo, ikay maging kagamit-gamit sa ministeryo eh. Bunga na yun. Na, kaya ikaw ay naging kagamit-gamit dahil ikaw ay nasa salita ng Diyos. Ano? So kaya sabi dyan, we will become fruitful in the ministry that we have. Ang sabi po ng Ezekiel, Jeremiah chapter 17, verse 8. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog. At hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Hindi niyo po, ay siyempre, ay sino ka naman kahit, ayun bang ikaw ay nasa mina ng pagkain. ay alam nga, naman matakot kang, ako yata magugutom din sa lugar na ito. Hindi. Sabi, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Siyempre, nasa tabi ng ilaw. Ano?
kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ang pagbubunga. Tingnan niyo po. Kaya, ang sabi po ng talata, ngunit sabi po dito, sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Kaya ang halaga ng Word of God, no? Napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin. Huwag nating pababayaan ang salita ng Diyos. Ano pa sabi ng Ezekiel 17 din, verse 8 din. Bak, kapareho to ah. 17:8. Sabi po dito, yung idea na natanim sa isang mabuting lupa sa siping ng maraming tubig upang makapagsanga at makapagbunga upang maging mabuting puno ng baging. Ibig sabihin, talaga pagka ikaw ay natanim sa tabi ng tubig at mabuting lupa, ikaw talaga ay magbubunga. No? So ito po kasi sabi, at siya magiging parang punong kahoy, kundi ang kanyang kasiyahan na sa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi, at siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So kaya napakasarap po na tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Kung gusto po natin maging mabunga, kung gusto po natin maging kagamit-gamit sa ministeryo, kung gusto po natin tayo po gamitin ng Diyos, dapat tayo po ay nasa sa kanyang kalooban. At makikita po natin yung kanyang kalooban kung atin pong binabasa yung salita niya na ibinigay para sa atin upang ating basahin at unawain. No? Kaya napakahalaga po ng Bible. Huwag po natin pababayaan. No? Kaya sabi diyan, sabi po dito, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng mga tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, talagang hindi late ang pagbubunga. Ano? Naiwanan na ng ibang kasamahan dahil nga ng puril bansot. Ano? Kaya ako'y naniniwala na isa sa dahilan kung bakit mabagal ang ating pong paglago spiritually sa ating pong buhay Kristiyano ay dahil ng una, hindi tayo talaga masigasig na nagbabasa ng Biblia. Ano? Kaya nga sabi ng Biblia, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Ano? Dapat tayo po ay masaya sa salita ng Diyos dahil ang alam ko lang na nagagalit at nayayamot sa salita ng Diyos is si Lucifer, yung anak ng Diablo. At kung ikaw ay hindi masaya sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nayayamot ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kundangan ng ala ang sinasabi, kundangan ng ala ang membro ng God Disabled Baptist Church, laging natatamaan sa preaching, ay ako'y magbabasa. Ay, delikado yan. Ano? Hindi po ganyan ang anak ng Diyos. Sabi, kundi ang kanyang kasiyahan. Alam niyo po, pagka masaya ang tao doon sa kanyang ginagawa, ay hindi mo siya mapupuknat sa pag-alis doon. Ano? Kung ang tao ay nasisiyahan sa isang bagay, hindi mo siya mapupuknat ng pag-alis doon, ng palisin doon. Kaya nga masaya ang mga kabataan niyo sa Dota. Kaya nga po na nababaliw sila sa Dota dahil sila yung masaya doon. Ano? Kaya, alam niyo mga minamahal, isa sa ebidensya na tayo talaga ay anak ng Diyos at ligtas
at biniyayaan ng Panginoon ng kaawaan is mahalaga sa atin yung kanyang salita. No? Kaya nga sabi, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautos ng Panginoon. Saan po tayo masaya? Masaya po ba talaga tayo sa salita ng Diyos? Dapat tayo po'y masaya sa salita ng Diyos dahil kung tayo po hindi masaya sa salita ng Diyos ay delikado yan. Ano? Delikado. Kung tayo yung napasabi, gundangan na nga lang, naging membro ng Disabled Baptist Church at pinatatamaan sa preaching ni na pastor, ano? Ay babasahin ko ang Biblia for the sake na may maipakita at masabi natapos ko ang Biblia. Sala ho yan, ano? Pilit. Ba't nasabi, kundi ang kanyang kasiyahan. So, sabi nga, pagka ang binata ay may masaya doon sa kanyang nililigawan, ay talagang masisiluhan mo sa isa sa bakuran, no? Laging nandoon yan, no? So, yun po yun. Kaya, kung tayo po ay masaya sa salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, aba, ay dapat ay tayo po yung masisiluhan ng Diyos sa kanyang salita, no? Kaya yun po, we will become fruitful in our Christian living, in our ministry, even in our ministry, tayo po'y magiging mabunga o kagamit-gamit na Kristiyano. Kung ano man yung iyong kinatatayuan, magpagamit ka dyan. At alam niyo po, magiging mabunga tayo kung ang atin pong buhay ay naka-incline sa salita ng Diyos. Ano po? Yun po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Number 3, ang sabi po ng verse 3 ulit, sabi ko, dito tayo tutunghay eh. At siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa sibig na ng mga agos ng mga tubig. And he shall be like a tree planted. At yun naman kung kukuhayin doon sa number 3 na ating pong puntos is, sabi po ng verse 3, and he shall be like a tree planted. Pag sinabing planted, natanim. So, akin pong makikita, akin pong kinuha din is yung we will become fixed in our calling. Ano? Fixed. Pag sinabi pong fixed, ito po ay means something that does not change. Hindi po nababago. Hindi po mamumove. Ano? Kaya nga sabi ng talata sa Jeremiah chapter 17. Ano pong sabi ng Jeremiah? Nasaan na yung aking Jeremiah rin? Yan. Ito na ho. Sabi ng Jeremiah. Jeremiah chapter 17. Verse 8. Sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So ito makikita dito is yung for he shall be as a tree planted by the waters and that spreaded out her roots. Talagang fixed, matibay. Ano? Matibay. Hindi po nababago o nagbabago o hindi pa bago-bago. Ano? Kaya nga sabi dyan na talata, at hindi matatakot pagka ang init. Ibig sabihin po diyan, is yung parang tao na pagka mayroong salita ng Diyos sa kanyang buhay, is yung tao, pagka may salita ng Diyos sa kanyang buhay, bagaman may problema ang dumarating, ay hindi siya mababago. Kaya nga, ang sabi ng Mateo, ang nga pong nakang ulitin din, Matthew chapter 7, naalala ko lang, kaya't ang bawat tumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, ano yung bato? Sino yung batong tinutukoy niyan? The Lord Jesus Christ, bagaman ang batong yun si ang Panginoon Jesus. Bakit sabi po diyan, at lumagpak ang ulan at bumaha at hinihi
at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, matibay ang pundasyon. Ano? So we will become fixed in our calling, in our ministry that we have, in even in our Christian life. Hindi po tayo yung ningas kugon, kumbaga kung tawagin sa Pilipino is ningas kugon, magaling lang sa una, but pagkahuli ay tinatamar na. Ano? So pagka tayo po yung may salita ng Diyos, so sabi, ikaw ay parang, pagka ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, dinirinig mo yung tinutupad sa iyong buhay, nagpapasa ka ng salita ng Diyos, tinutupad mo sa iyong buhay, ikaw ay isang katulad ng isang taong nagtayo sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, matibay. Nung kami po ay, nung ginagawa po itong building ng simbahan, alaala ko pa yun, si Tumaso ay nandito. Kami pinagkatawanan din talaga naman. Nung araw yung tinatayo, talagang, nung hinuhukay po namin yung pundasyon nito, yung napakatigas din. Ano, matigas din mo yung pundasyon na rin. Ano, yung building. At talagang inabot yung matigas para matibay ho yung establishmentong itatayo. So, ganun din po ang tao pagka mayroong salita ng Diyos. Kaya nga sabi, kaya ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan. Ito pong ulan ditong tinutukoy, ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yung pong mga ulan, hangin na iyon na tinutukoy is yung pong problema. But pag meron tayong salita ng Diyos, nakabase tayo sa salita ng Diyos, dini po tayo patitibay ng Diyos. We will become fixed, hindi po madaling mabago. Talagang hindi magbabago. Ibig sabihin, hindi talaga magbabago. Ano pa sabi sa Ephesians 4? Then ang sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verse 14. Nasaan na yung aking epeso? Yan. 4, verse 14. Ang sabi po dito, upang tayong huwag ng mga bata pa, napahapay-hapay dito at doon at dinadala sa magkakabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ibig sabihin, bakit mahalaga ang salita ng Diyos na ating pumbasahin? Dahil po, ang mundong ito'y may daya. No? Upang tayo huwag na maging pahapay-hapay pa na dinadala dito doon ng hangin ng aral. No? Kaya, ang halaga ng salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, ito po, ang sabi, at siya magiging parang punong kahoy na tinanim sa sipag ng mga agos ng mga tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Verse 4 hanggang 6, 5, sabi niyan, ang masama ay hindi gayon. Ibig sabihin, talagang pag ang tao walang salita ng Diyos, ay talagang siya ay, kumbaga ay windang sa buhay. Windang sa buhay, kaya maraming tao nagbibigti. Dahil ang akala nila ay ang pag-asa lang is nandito sa mundo. Dahil ang pag-asa talaga natin is ang Diyos mismo. Na makikita natin yun, yung katotohanan, dapat natin malaman sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin, walang silbi. Kaya ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa atin hong buhay. Ano? Huwag po natin pababayaan yan. Ano? Huwag po natin pababayaan ang salita ng Diyos. Ano? Kaya sabi diyan, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng mga tubig. Ibig sabihin, talagang fix po yun. Sabi nga doon sa Jeremiah 17:8, nag-uugat. No? Pagka ang halaman ay walang ugat, hindi yan matibay. No? Tutumba agad yan. Pero pagka may ugat yan, titibay yan.
matibayan, no? So yun po yung magbubunga at magpo-flourish, no? Yun po yun, no? Una, flourish, pandalawa is fruitful, pantatlo is fixed. Matibay ka? Hindi ka babago-bago? Ano? Hindi ka salawahan? Dahil meron kang salita ng Diyos, ito yung katotohanan at dini ka nakabase. Pang-tatlo, pang-apat, sabi dyan, verse 6, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ano po yung ating makikita rito? So God's favor is with us. Yung favor, yung pabor ng Diyos ay nasa sa atin. Ano? So, sabi nga, sapagkat nalalaman, for the Lord knoweth the way of the righteous. Ibig sabihin, talagang ang Diyos ang nakagabay sa atin. Ngunit ang lakad ng paha, masabi, but the way of the ungodly shall perish. So, yun po yung maganda. Kaya nga, si Diyos, si sa 39, Genesis 39, verse 21, si Joseph, ninyo po. Ang sabi po dito, Joseph, datapot ang Panginoon ay sumakay Jose at ginawag sa kanya ang awa. Ano po, ano pa sabi? At pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan at ipinamahala ng katiwala ng bilangguan sa kanya sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at ang lahat na ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Verse 23, hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay sapagkat ang Panginoon ay sumasakay ni Jose. Ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga, God's favor is with us. Ang masama ay hindi gayon. Sabi po ng talata sa Psalms, ang sabi po dito sa Psalms chapter 1, ang sabi po diyan ay ang masama ay hindi gayon kundi parang ipa, walang silbi, walang value, kundi parang ipa na tinatabo ng hangin, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Ibig sabihin, talagang ang gabay ng Panginoon, ang pabor ng Panginoon ay hindi sa mga makasalanan, kundi dun sa kanyang mga anak mismo. Na pinagpapahalagan siya, at pinagpapahalagan siya. Ano? At ebidensya na pinagpapahalagahan mo ang Diyos is, sabi kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. So kaya sabi yan, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. So yun po yung ating pong pag-aaral ngayong gabi. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Diyos sa ating buhay. The result of Bible reading in our life is to become flourished and fruitful, fixed in our calling, in Christian living, in all aspect. Number 4, yung God's favor is within us. Yung pabor ng Diyos ay suma sa atin. Kaya ang halaga po ng salita ng Diyos, dito po itinuturo ng Diyos kung paano po tayo lalakad sa katotohanan. Dito po itinuturo ng Diyos sa atin, sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang salita, kung paano tayong mabuhay nang naaayon sa kanyang kalooban, na mabuhay ng may kawanalan, ng mabuhay ng nasa kalooban ng Diyos. Kaya mga minamahal po namin, taga-subaybay, taga-pakinig, kung gusto talaga ninyong lumago spiritually sa iyong buhay, sa ating buhay pananampalataya, huwag po tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Yun po yun. Ano? Kaya mga minamahal, yan po yung ating pinag-aralan ngayong gabi. Ano po? So tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa biyaya ninyo sa aming buhay. Salamat po sa inyo pong salita, namin po na pag-aralan ninyong gabi. Pagpala niyo po nawa bawat nakapakinig, nawa o Diyos ay matanim sa puso, isip namin yung mga katotohanan na nasa inyong gabi. Salamat po o Diyos
Ang lahat po na ito ay aming pusamot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po at bukas po ulit. Meron po ulit tayong online Bible study. Kami po ay inipong tayo po magsama ulit bukas sa pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat.